Pinirmahan ng grupo ng mga guro ang ilang probisyon sa inilabas na Department Order No. 49 na sumisil umano sa freedom of expression. Nilinaw naman ng Education Department ang ilang probisyong nakapaloob sa bagong kautusan na nagsusulong ng professionalism sa mga DepEd personnel. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Rise and shine, Kenneth. Ikinatuwa ng Teachers Dignity Coalition ang inilabas na Department Order No. 49 para paigtingin ang professionalism sa mga DepEd personnel. Pero gustong linawin ng grupo ang ilang probisyon ng naturang kautusan, kabilang ang pag-discourage sa mga guro na huwag mag-post sa social media ng anumang tirada na humahamak sa katrabaho o sa DepEd dahil isaan nila itong pagsiil sa freedom of expression. Alam naman natin, ano, na marami tayong mga issues, no, sa DepEd, no, and most of them are valid, no, na mga criticisms, no, constructive, no, na criticisms, illegitimate mga issues, no, na kung minsan, dahil sobrang laki ng DepEd, no, having 1 million employees, syempre hindi natin maiiwasan, ano, na lumalabas yan sa social media. Inalmahan din ng grupo ang pagpigil na magkaroon ng mas malalim na ugnayan ang mga guro at estudyante. Tinuturing yung teacher sa second parent, no, ate, kuya, kaibigan, no, and in fact yun yung dahilan, no, kung bakit maraming batang nai-inspire mag-aral. Paliwanag ng DepEd, ang naturang kautusan ay pagbibigay diin sa nauna ng department order na inilabas ng DepEd. Wala ding masamang intensyon ang naturang DO at hindi pinipigilan ang ugnayan ng guro at estudyante sa kabuuan. Bagkus, nais lamang nitong magtakda ng boundary sa teacher-student relationship. Ano po ba yung gusto nating ma-discourage dito? Yung nagiging very personal na yung relationship between the teacher and the learner. And I don't think that's unnatural. Why? Because there has to be a line. Giit pa ni Powa, hindi layong supilin ng DO ang freedom of speech ng sinuman. It's really more of a reiteration, no? Bakit ba? Kasi ang ating mga guro, for example, they are role models. I think we all agree that they are all role models. And as role models, syempre po, they should act professionally. And aside from that, they should always uphold the honor of DepEd in general. Sang-ayon naman dito ang ilang guro. Para maiwasan ang ilan sa mga usapin na hindi naman related sa aming trabaho. Hindi rin dapat nagte-text ng mga kung ano-ano, lalo na kung hindi naman din walang kinalaman sa mga pag-aaral ng mga mag-aaral. Kenneth Pasyente, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.